Today guys, so magre-replace tayo ng LCD screen. So tingnan nyo na muna kung bakit ako magre-replace. Ito yung pinaka-problema niya. Nakikita nyo, nag-blurred na siya. So kung ganito na experience nyo, actually hindi na siya nare-repair. Or bihira na yung nagre-repair nito. Ang pinaka-solution dito is replacement na ng LCD. So patayin ko na dahil nag-boot siya. So, baklasin na natin. Focus ko pa paano babalik. Kung papalitan yung screen, so kailangan lang iangat 'to. So, minsan pwede n'yong sungkitin ng flat. Ito. For example, sungkitin niyo 'to. Pinakagilid dahil ire-replace niyo siya. Pwede niyo lang sukitin 'yang pangat. So, kapag umangat na siya, kailangan niyo na lang anuhin niya ng yan. So, angat nyo na lang dahan-dahan. So, naririnig nyo na gano'n siya. So, napakadali nitong paklasin. So, parang Lego lang din siya. Mapapansin niya na baklas ko siya na madali. Ano lang siya naka-clip sa gilid. So, meron lang siyang apat na screw, isa, dalawa, tatlo, apat, saka itong pinaka pin. So, tanggalin ko na muna yung panel. So, bago ang lahat, tanggalin niyo muna yung power. Saka natin tanggalin yung apat na screw na nag-hold sa kanya. So, apat. Ayan. So, tanggal na siya. Pwede na natin dahan-dahan natin iangat. Ayan. Nakapatong lang siya eh. So, makikita nyo. Ayan ang pinakalikod niya. So, pupokus ko. So, ito lang yung nagko-connect sa kanya. Ihilahin lang natin yan. Palabas. So, tanggalin natin itong tape. Meron siyang tape eh. So, focus natin. So, meron siyang tape na nag-hold sa So, pwede natin iangat yan. So, ayan lang yung nag-hold sa kanya. Tapos, so, once na nahihilan nyo na, focus natin. Ayan, nihilahin nyo lang patras yan. So, medyo lumalabo yung camera. So, ayan. Lahin nyo lang patras. Yan. So, ayan yung pinaka-connector niya. So, natanggal na natin yung screen. So, kung bibili kayo ng screen, at nandito naman yung pangalan, ito yung search nyo. Saka yung pinaka-size. Yung pinaka-size niya. Search nyo, 15.6 to. So, ganun ang isa-search nyo. Tapos, kung ilan pin. So, mahalaga yung pin. So, ito, 30 pin to yung Acer B3. Yan, 30 pin siya eh. Itong saka dapat yung pwesto, tandaan nyo, so nasa right siya sa likod, bali ganyan ang forma niya. So bili na tayo sa raon.
sa Raon, sa Quiapo, sa Manila Plaza, Quiapo Manila Plaza. So mas maganda dalhin niyo na to. So meron online, kung online, search niyo lang yung pinaka ano niya, pangalan niya, model number. Tapos kung ilan inch ito for this screen is 15.6. Tapos yung pin ang pinakamahalaga. So pwesto ng pin at kung ilan pin siya. So ito may 40 pin, may 30 pin. So depende sa ano niyo, sa version ng laptop niyo. Ito is 30 pin. So yan. Kung mas maganda dalhin niyo na lang to kung bibili kayo sa Quiapo, sa Manila Plaza, para hindi kayo magkamali. Yun ang pinakamagandang gawin niyo. So tara, punta na tayo sa Manila Plaza sa Quiapo. Let's get it on. Good day. Subukan kong ano. Subukan kong sumakay ng modernized jeepney. Pupunta recto. Andito ako sa Malabon. Sa Nabotas, wala pa eh. So, tignan kong gaano kabilis at gaano kakomportable. Ito mabilis dahil iba yung dinaanan nila. Mabilis sa Quiapo. Nakabili ako ng LCD screen para sa laptop ko na Acer. So dito siya nakabili, bali harap ng Quiapo mismo. Ibang ano to, so, may ilalim lang ng Jollibee. So ito yung Quiapo. So diyan ko siya nabili sa Manila City Plaza sa Pasilio H. So uwi na ako, nakabili na ako ng ang LCD screen. So universal siya, walang box. Mura kumpara sa ano, sa Lazada. So uwi na muna ako, tetes ko. Wala siyang box, pero mukhang okay naman siya dahil bago naman. Saka meron siyang 2 weeks replacement yung pinaka-warranty niya. So kasi hindi pa rin nila pwedeng i-test doon, ako pa rin na mag-test. So i-ano ko na muna, tanggalin ko sa pinaka-tape niya. Parang unboxing na rin to ang ginagawa ko. Pero wala siyang box. So kung pupunta kayo doon, may naman mga magkakanvas kayo. So ang bili ko dito is 2,200. Sa online mas mahal, pero iba kasing manufacturer. So baka kaya mahal, baka iba rin dito sa nabili ko. So, gano'n siya. Okay. Let's tapak muna natin dito sa gilid. So, ayan siya. Meron siyang plastic sa gilid. Ito. Pero, pinakamaganda, itest muna natin siya. Saka natin tanggalin yung pinaka-tape. So, pag pinagkumpara nyo,
kunin natin yung luma. So kumpurahin natin. So pantay na pantay siya. Pantay na pantay. So tingnan natin kung success. Okay. So sa Universal, TM Telecom, may speaker sila para sa mga lampi. At yung meron siyang ano, cover ng plastic. So kabit ko na muna. Focus ko ulit. So makikita nyo, reverse procedure lang paano natin tinanggal. Kaya so dahan-dahan lang. So hindi pa siya totally kabit. So dapat ano, hawakan na maayos. So hawakan niyo na maayos yung pinakaano kasi fragile siya eh, yung connector niya. So ayan, magano naman magi-snap. Mararamdaman niyo yung snap. So didikit ko lang ulit ito. Dito. Na-cover niya. So kung meron kayong tape na ano, so for the meantime, kabit na muna natin yung dalawang ano, yung mga screw. Tetest ko na muna. So test muna natin. So kung makikita nyo yung bubble wrap, gagawin natin ano. So tinanggal ko na yung screw dahil papakita ko sa inyo yung ano, pinakalikod niya dahil. So kung makikita nyo may tape to, 'di ba? Nung tinanggal natin. Dadagdagan ko lang yan ng ano, ng tape. So tape to na para talaga sa init. Thermal tape to eh. So maganda talaga 'tong gamitin diyan. At hindi to nasusunog. So tapos reverse procedure lang. Meron naman siyang guide dito. So kung marumi yan, linisin niyo na muna. Kung may alikabok. Tapos same procedure lang. Meron naman guide dito yan, masasalo siya. So, once na nahigpitan nyo na yung apat, i-align nyo naman to. Mahalaga to. Ito yung pinaka-cord nya. Kailangan hindi natin maiipit yan. So, dahil kapag pinopold nyo, pwedeng maipit yan. Masira yung cord. Masira yung connection. So, kung nakikita nyo yung plastic dito, hindi ko muna tatanggalin dahil may warranty pa siya. So, ikakabit ko lang ng reverse kung paano ko tinanggal. So ihihiga lang natin konti. Tapos tatapat ko lang. Yung maririnig kayong snap. Siguraduhin yung wala nga nga tulad niyan, ay angat pa siya, di ba? So ganun lang.
Tapos saka na lang natin tatanggalin yung pag ano na yung warranty. Pagtapos na yung warranty, 2 weeks lang naman eh. So, obserbahan ko na muna. Buksan ko na. Yan, kung makikita nyo, tapos na natin. Nakita nyo, madali ko lang tinanggal. Madali ko rin kinabit dahil ano lang siya, 4 screw. Saka, nakaipit lang siya. Parang nakaklip lang siya, diba? Tapos, yung pinaka-connector niya, dihila lang. So, tanggalin nyo lang yung tape, yung pinaka-cover tape. So, mapapayo ko lang kung bibili kayo ng online, search nyo yung model na nasa likod. Kung matatanggal nyo, yung ano, model, yung size ng screen, 15.6 kung something, 14 inch, 11, 10, ganyan. O, pati yung ano, pati yung pin niya, dapat alam nyo kasi yun ang mahalaga eh. Kung tama nga yung size ng screen nyo, mali yung mabili nyo ng pin connector. Kasi merong pinakaiba rin yun. Meron the same model. Saka meron ding HD release nito. Saka full HD release. Depende sa model ng laptop nyo. Meron ring touch screen. So, yun lang ang ano, pwede kong ma-advise sa inyo. So, nabili ko to sa Manila Plaza. Yung kinabit ko dito. Sa may Quiapo, sa may Manila. Sa Pasilio H doon sa ilalim. So makikita niyo naman sa video. Tapos at ano pa ba, kung online naman sa Lazada meron, tatype niyo lang yung model, yung pangalan ng laptop, yung size, pwede yung i-type doon pa isa-isa. So mapipilter naman yun. So hanapin niyo yung tamang sukat, tamang pin niyo na mahalaga eh. Pin, saka yung size, saka yung pinaka ano niya, resolution, kung HD or full HD yung laptop nyo or touch screen na full HD. Yun lang. Kung makikita nyo naman, okay siya. So, mag-play tayo ng isa. So, if you like this video, click like and subscribe. Ayan, napakadali lang ng palit, diba? So, yung description ng place, lalagay ko na lang. At, yung shop, nasa wallet ko eh. wait. Yung shop, kung gusto nyo malaman, yung address. So, itong kanilang, ano, Tom cellphone and laptop parts. So, meron silang number. Okay. WeChat, meron din sila. Beyake yung pangalan ng messenger. Yan. Ah! Ano pala? G62 City Plaza. So, bali Pasilio G pala. H, kasi magkatabi, HG. So, baliktaran kasi yun eh. Pero pumasok ko sa Pasilio H eh. Ay, tama, Pasilio H. So, ang address nila G. Ayan, yun. Kayo na lang ano. Magtanong-tanong lang kayo dun. So, pasensya na, mali ako nang sabi kanina ng Pasilio. So, kasi dun ako pumasok sa Pasilio H. Dun ako nagkamali lang ng alas magkakatabi lang rin naman. So, G pala siya. So, basically, doon kasi ako nag-relay sa may address nito. So, if you like this video, click like and subscribe. Ayan. Share, comment, kung makatulong sa inyo. So, check nyo rin yung ibang video ko. Marami akong DIY. Yun lang. So, salamat. So, good day. Test natin kung okay naman yung ano niya, settings niya sa display. Ayan, makikita nyo lumiliwanag, mawala yung ilaw. So, okay naman yung brightness niya. Night light on. Open till 9 PM para mo. So, yung scale niya, pwedeng 1080. So, bago yung arms niya.
i-equip changes natin. Tapos, palita natin ulit. So, papalit naman siya. Okay naman siya. So, pagdating sa video, so, hanap tayo ng video. Yan, 720. So, malinaw naman pala. Dahil ito malinaw eh, yung video eh. So, sa codec lang, magkakatalo. So, ito malinaw oh.